Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon gagawa tayo ng panibagong video. Magagawa tayo ng panibagong reaction. Yung background ko ngayon iba is nandito ako sa labas. So ngayon, nandito tayo sa labas. Ikuto kayo. Ito yung background ko dito. So, gagawa tayo ng panibagong video. So ngayon, bago tayo mag-umpisa, ako nga pala si Mentros ang vlog at welcome sa aking channel. And kung bago ka ba lang dito sa aking channel, please like and subscribe and hit the notification bell so that updated kayo sa aking bagong uploads. So, mag-umpisa na tayo sa ating topic. So, ano nga ba ang gagawin natin ngayon, ang topic natin ngayon? Nakikita nyo naman yung live ni Ofair nung kahapon. Nandoon si Sir Jason na nagko-comment, no? Kasi ang sabi ni Sir Jason na nag-message sa kanya si Jethro para patigilin si Ofair. Alam natin lahat na si Sir Jason na hindi, wala siyang alam doon sa mga nangyayari at wala siyang alam sa mga issue na nilalabas ni Ofair, 'di ba? Bakit kailangan ni Jethro mag-message doon kay Sir Jason na patigilin si Ofair? Bakit sila hindi mismo ang mag-message kay Sir Jason na ay kay Ofair para tumigil, di ba? Bakit utusan pa si Sir Jason sa mga nangyayari na alam naman ng lahat na si Sir Jason walang alam doon sa mga nilalabas ni Ofair? Bakit kailangan nilang utusan si Sir Jason na gagawin yon para patigilin si Ofair sa mga sinasabi niya? Bakit hindi sila mismo mag-chat doon kay Ofair na tumigil siya sa mga nilalabas niyang issue? Diba? Bakit kailangan doon si Sir Jason na hindi si Sir Jason yung nag-ano doon, na kumbaga nasa likod doon sa mga sinasabi ni Ofair? Diba? Mismo si Ofair mismo nagsalita noon na walang kahit sinong na nasa likod niya sa mga issue na yun na nilalabas niya, di ba? Bakit kailangan pa doon? Kung matapang kayo, doon kayo mismo kay Ofair na mag-message, di ba? I-play natin yung ni Ofair. Kasi medyo mahina yung signal dito. Ayan, pumasok si Sir Jason. Thank you so much kay Sir Jason. Ayan, sa... kumukuha tayo ng lakas din sa kanila, sa Tesorero family. Tayo mga nagmamahal kay Ate Mahan. Diba? So, ayun. Akala ko, hindi na ako iiyak. Pero umiyak si Ofair dahil ano naman yan, tears of joy, diba? Pumasok si Sir Jason dun sa live niya nung nakaraan. Kahapon, pumasok si Sir Jason dun. Nag-comment si Sir Jason dun sa live niya. Although, naputol bigla yung live ni Ofair kasi mahina daw yung signal doon sa kanila. So ayun, nakita ko din yung conversation doon na nag-message si Sir Jason doon. Yun nga, nag-message daw si Jethro sa kanya na patigilin si Ofair. So bakit kailangan niyang patigilin? Bakit kailangan niyang mag-message doon kay Sir Jason? Bakit hindi siya mismo magsabi doon kay Ofair na tumigil, 'di ba? Kung wala yung mga katotohanan yung mga sinasabi ni Ofair, dapat siya mismo gumawa ng paraan na i-message si Ofair, 'di ba? Kasi ano naman yun Kumbaga si Sir Jason walang alam sa mga nilalabas na issue ni Ofair. Kaya sabi ni Sir Jason na wala talaga siyang alam noon. Si Ofair lang mismo ang nakakaalam kung ano yung mga nilalabas niyang issue. 'Di ba? Tingnan natin yung ni Ofair. Ewan ko. Masakit pa rin, maano pa rin, parang hindi ka makapaniwala na 'yun yung nangyari kay Ate Mahal off cam, 'di ba? Parang hindi mo maisip. Kasi hindi niya talaga deserve yung mga bagay-bagay na iyon. So sa live ko dito, ako na upo sa, sa sahig. Ayan. So pag naiisip ko na dito
Kasi 'di ba yung sa mga screenshots ni Ate Mal, sa convo ni Ate Mal sa mga pictures na iniwan niya sa atin para maliwanagan tayo, hindi tayo mabibiktima patuloy na habang buhay na mabibiktima ni Jethro at saka ni Migs sa panloloko nila. So try na. Bakit ngayon sila gustong ipatigil si Ofer, 'di ba? Sa dami ng nilabas ni Ofer, bakit ngayon lang sila naglakas loob? Magsabi kay Sir Jason na ganon, ipatigil. Bakit hindi sila mismo magsabi dun kay Sir Jason, ay kay Ofer, na ganon ang gagawin nila, di ba? E dapat sila mismo magsabi. Ikaw, maupo sa sahig. Ang pangit sa pakiramdam. Pangit pa sa pakiramdam. Bilang sumusuporta kay Ate Mal, bilang minahal natin si Ate Mal, sinasabi nga natin, hindi mababayaran ng sinapi yung kasiyahan na ibinigay niya sa atin. Marami tayo napasaya ni Ate Mal at nagulat tayo sa pagkamatay niya, bigla-bigla, di ba? So, mag-wonder tayo bakit siya namatay, di ba? So, hindi pala maganda yung nararanasan niya sa kamay nila Jethro at saka nila Migs Molino. Na patuloy tayong niloloko, na pinapaniwala tayo na ang babait nila. Pero hindi, ang isa salbahe, tripleng kasalbahean. Siya, ayan, nasa live si Sir Jason, ang sabi niya is, ang sinabi pa si Sir Jason, na masaya na si Ate Mahal dahil naisisiwalat na yung kung ano talaga yung kumbaga nalalaman natin yung katotohanan na nangyari talaga sa kanya. Na hindi totoo yung mga pagpapanggap nila Jethro at saka ni Migs na mabait sila. Sila po ay manluloko. So, ayun. And then, hindi ko na kasi nabasa. Okay. Na during my live streaming kasi nga, ayun. Wala nang signal na putol. I do apologize for that kay Sir Jason at sa lahat ng nagmamahal kay Ate Mahal. So, ayan, sabi ni Kuya ni Sir Jason is chinat daw siya ni kinext o kinontak siya ni Jethro na pagsabihan daw di umano ako ng tumigil dahil pag hindi ako tumigil is kakasuhan ako ni Jethro. So, ayan, wala po kaming, hindi po ako inuutusan nila Sir Jason, kahit magpalay detector tayo. O, diba hinahamon yan sila ni Oper na magpalay detector, diba walang sumagot nun, diba? Sa dami-dami na nilabas ni Oper, wala silang sinasabi. Wala silang reaction about dun. Diba, sinabi mag-rebut kayo. Diba, ngayon, hanggang ngayon, hindi sila nagre-rebut sa mga nilalabas na issue ni Ofer. So, bakit hindi nga sila nag-rebut? Yun yung malaking question nun, na hindi masagot-sagot. Wala silang sinabi about doon. Pero ngayon, nag-message si Jethro doon kay, kay Sir Jason about na patigilin si Ofer. Kasi, pag hindi siya titigil, kakasuhan siya. Pero si Ofer, hindi siya natatakot. Kumbaga, sa kanyang palagay is totoo yung mga sinasabi niya, totoo yung mga nilalabas niyang issue, kaya hindi siya natatakot, nakasuhan siya. So, doon na magkaalaman kung dumating yung time na yan na magkasuhan na sila, di ba? So, malaking issue na naman ang darating. Kahit pumunta tayo ng korte o saan pa man na gusto ninyo. Okay. So, ayan, sabi ni Sir Jason, ang sabi niya, hindi ko na kasi nabasa po sa live streaming kasi naputol na. Ang sagot niya kay Jethro is, hindi kami nagkakausap. Totoo po yan. Never kaming nagkakausap ni Sir Jason. After po ng 40 days, yun lang yung tanging nagkausap kami ni Sir Jason nung 40 days. Hindi nga po at as in usap talaga, diba? Nandoon. Pero at least nakita niya ako, nakausap niya ako. Okay, pero yung sa mga about yan, sa mga issues,
At saka ito dito sa mga nilalabas ko, from the beginning, walang alam si Sir Jason. Alam, nakita nyo naman, eh, diba? Walang siyang alam. Diba, si mismo si Ofer na nagsasabi na wala siyang alam doon. At walang alam, walang alam si Sir Jason sa mga ginagawa niya. Siya lang mismo nakaalam noon sa mga nilalabas niyang issue. Eh bakit kailangan nilang mag-message doon kay Sir Jason na wala namang alam yung tao? Kasi lahat naman kasi pinagbintangan yung mga tesorero family sa mga ginagawa ni Ofer. Nasa likod ng ginagawa ni Ofer na mismo yung mga tesorero family na, which is hindi naman totoo yun. Gawa-gawa lang ng ibang tao yun, di ba? Hindi alam. Or kahit sino pa man sa tesorero family, hindi nila alam. Okay? Yung mga inilalabas ko. Kaya, kung ako nasaktan, mas masakit iyon para sa kanila. Na nalalaman nila iyon. Pero, hawak na nila ang dalawang cellphone, so for sure, alam nila. Mas pa. Okay? May mas pa dyan. At, nararamdaman ko iyon na may mas pa na hindi ko rin alam. Okay? Hindi ko rin alam. So, siguro may mas pa dito sa nalalaman ko. Siguro may mas pa. Lalo-lalo na yung pagkamatay niya. Okay. Sino ba si Mig? Sino ba si Jetro? Para ganunin nila si Ate Mahal. No, kung rinirespetong sobra si Ate Mahal na mga kapatid niya. Dawa, mga salbahe kayo. Ha? Kahit saan tayo dumating, makarating. Ha? Paglalaban ko yung totoo. Hindi ako titigil sabihin ang katotohanan. Sino kayong dalawa? Hindi kayo batas. Hindi kayo batas. Kayong matakot sa batas. So, sabi niya, hindi siya titigil hanggat hindi makuha yung justice para kay Cutie Mahal. So, ngayon, ipaglalaban ni Ofer kung ano yung katotohanan. So, dito na malalaman kung sino yung nagsasabi ng totoo, kung sino yung nagsisinungaling. Kapag dumating yung time na magsampa sila ng case about dito sa mga nilalabas ni Ofer, dito na malalaman kung ano yung totoo sa mga nangyayari. So, dito na tayo magkaalaman kung sino talagang nagsisinungaling or sino yung tama at sino yung nagsasabi ng totoo. Dito natin malalaman kung dumating yung time na magkasampahan na sila ng kaso para sa issue na to, no? Para matapos na. Mas okay na yung magsampahan ng case para matapos na yung mga issue mga ganito. Para makuha na rin yung justice. Kung ano man yung inaantay natin justice about dito sa issue na to. At malalaman natin yun kapag magsampa na sila ng case at magpalay detector na sila. Para doon malaman kung sino yung naglalay. Diba? Malalaman kung sino yung nagsisinungaling dito sa sitwasyon na to. Kasi si Ofer, tinaya niya yung reputasyon niya dito para maipaglaban kung makuha, kumbaga, yung justice na inaantay ng mga fans ni Cutie Mahal. No? So, sana para matapos na yung issue na yun, magkasampahan na para kahit pa paano, malalaman natin lahat-lahat ng mga Mamigs fans at mga ka-cutie sa mga, ang dami na kasing nangyayari sa mundo, marami na nagpersonalan, no? Naglalaita na, ay nako, buhay nga naman ng mga vlogger, di ba? So, sana maging okay na ang lahat. Eh, ganito, nagsalita na si Jetro, kapag hindi itigil ni Ofer yung mga nilalabas yung issue, eh magsasampa sila ng case. Eh bakit kailangan doon kay Sir Jason, di ba? Ba't kailangan nila doon mismo kay Sir Jason magsabi ng ganun, mag-message ng ganun, na patigilin si Ofer? Bakit hindi sila mismo doon kay Ofer na nag-message, kontakin si Ofer na tumigil, di ba? Kasi alam naman natin na si Sir Jason walang alam sa mga nangyayari dito, di ba? I mean, sa issue yun na nilalabas ni Ofer, nag-comment nga si Sir Jason doon, di ba, sa live ni Ofer, di ba? Eh, hindi na tayong mga bata eh. Dapat, magsalita na sila para matapos.
may conclusion yung issue, 'di ba? Bago tayo magtapos, maraming salamat sa ating mga senior citizen ng mga nanonood. Shout out sa Team Virador at saka Team Abot Kamay Pilipinas Chapter. Shout out sa inyong lahat, guys, at maraming salamat sa aking mentor 7606 na laging busy. Busy. At maraming salamat, guys, at Mendros M Vlog signing off. Bye-bye. God bless everyone.